Hey yo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Zyler News TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Zyler News TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Zyler News TV. At syempre huwag nyo rin po sanang kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking inilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng balita na hatid sa atin ni Zyler News TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Malala rin po yung bintangan. Kahapon pinagbintangan ni Boying si Teves na nagbayad ng 8 million para bumaliktad yung mga tao. Ngayon naman, pinagbibintangan po ni Teves na fake news king itong si Remulla. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pindot na. Pag-usapan po natin, no? Grabe po yung akusasyon ni Teves ngayon. Napanood nyo na ba yung nakasando si Teves tapos inaakusahan niya na fake news? Ito yung sinabi ni Teves eh. Ano, mainit masyado, no? Pareho matapang, pareho pong matatapang niya mga pamilya na yan, mga Remulla tsaka itong mga Teves. Teves hindi ko po kilala. Itong Remulla, kilala natin yan, di ba? Dahil taga Cavite, malapit lang tayo sa Cavite. Yung Teves kasi taga Visayas, hindi ko kilala. Anyways, talagang grabe, no? Kahapon, inakusahan po ni DOJ Remulla itong si Teves na nagbayad ng 8 million para magbaliktaran yung kanyang mga testigo, no? Ngayon naman po, inakusahan naman niya na si Remulla po ay Hari King of Fake News at wag daw pong maniniwala sa mga nagpupulbos ba? Iwasan nyo kasing magpulbos ba o pulburon? Inaakusahan mo yung Department of Justice na nagpupulbos. Yung, alam nyo na ibig sabihin yan, di ba? Parang same ng akusasyon ni Maharlika. Hindi kaya madagdag. Dati ang katalo ni Boying si Bantag, ngayon naman si si Teves naman ngayon. Diba? Lahat naman talaga ng mga nagkakatapatan na yun, matatapang talaga eh. Diba? Kita mo naman si Boying, kahit ano sinasabi sa kanyang hindi maganda, talagang nananatili pa rin siya dyan. No? Sinasabi nga ng iba, malakas na si presidente, ganito, ganyan, ganyan. Wala tayong magagawa. Kaso nito. Gusto ko talaga, alam mo, magagaling naman mga abogado yung mga yan, no? Kailan kaya sila magkikita-kita sa korte? Ang hiling ni nitong Pasyo, sampahan na ng kaso. Sinampahan na ba? Alam ko, sinampahan na eh. Sampahan na ng kaso, tapos yun na, no? Para mag-legal battle na tayo. Kasi parang wala na silang talagang personalan na yung dating sa akin eh. Nagpakakapersonalan na po yung dalawa. Akusasyon at kontra-akusasyon. Masarap talaga siguro sa battle yan. Meanwhile, si yung nabiyudang si Mayor Degamo ay nagsasabi naman na malakas naman daw yung ebidensya nila. Hindi lang naman sa testimonya sila. No? Alam naman natin na yun nga, mahirap pong pabulaanan yung CCTV. Nakita yan sa CCTV, siguro patutunayan nila na hindi sila yun. Or ang pagkakalam ko, hindi naman nila wala naman nagsasabi na hindi sila yun eh. Ang tinitechnical, di ba? Tinitechnical yung kampo ng DOJ na sinasabi na illegal yung kanang pagkakaresto. Very technical po yun eh. Okay.
Yun na nga, yun lang ang puna ko dyan sa magka-partner na Avalos at ano, no? Pwede naman kasing hindi muna sa media, no? O ngayon, kita nyo yung problema naman nila ngayon kay isa pang problema nila kay Bantag. Mm. Diba? Minidya rin nila na nagpadala na ng filler na susuko daw si Bantag, kaya hinihintay nila sumuko. Tagal na nila minidya yun, mag-iisang buwan na yata. Ngayon, dahil hindi sumusuko, kinakailangan nila magsalita uli sa media na aarestoy na si Bantag. Ayun ang nagiging problema, no? Hindi pa nila nasisigurado yung mga bagay-bagay, pero inilalabas na agad nila sa media. Dapat ano eh, 100% sure ka muna na mangyayari yung ganung bagay. Kasi sila din naman lumalabas na katawa-tawa ron kapag nagkamali sila. Diba? Na hindi pala ganyan, na susuko na pala. Tapos malalaman mo, hindi pala. Diba? Kasi ano yun eh, parang publicity, pagpapabango ng pangalan na, oh, kaya namin to, kumbaga susuko sa amin, ganito, kaya namin, ganyan, ganyan. Pero sana, para hindi tumatalbog sa kanila yung karma na sa sinasabi nila, isinisigurado muna nila yung mga bagay-bagay. Gagawin na lahat para ma-aresto. Ang point ko lang, nauuna kasi lahat eh, sa media eh. Diba? Lahat, solve na 90%. Sa media natin narinig. Yung isa rin, solve na rin. Sa media rin natin. Wala naman nahuhuli, wala namang, alam niyo yun. Sana, mas gusto ko sana yung tahimik, tapos, ayan na lang, no? Katulad nung ano, mangyayari. Nung kaso nung mga estudyanteng hinahanap sa UP, hindi kumikibo yung ano, yung military, di ba? Nag-iingay na yung mga taga-UP na ilabas nyo, na na-abduct yung isang estudyante na UP tsaka PUP. Tahimik lang yung mga military. Pagdating ngayon, binulaga tayo na sumuko na yung hinahanap nila. O di na tameme yung mga naghanap. Kumbaga sinisigurado muna nila eh, bago sila maglabas ng mga pahayag, no? Kasi kung ikaw maglalabas ka ng payag na wala ka na makasiguraduhan, ikaw din ang mapapahiya. Na inabdak daw. Yun pala, sumuko na. Yun sana, no? Namimedya lang pagtapos na. Hindi yung 90% na. Tagal na nung 90% na, ilang buwan na yun. 90% na ang solve. Sabay mababalita natin sa media rin, nagbabaliktara na. Manghihina ka, ika. Eh, buti sana kung wala tayong karanasan kay Dilima, na bumaliktad yung isang testigo kay Dilima. Napawalan sala eh. Diba? Fresh na fresh pa sa utak natin lahat yun eh. Alam ko may kaso na eh. Kaya lang nga, nakakatakot kasi. Ang nakakatakot nga kasi, itong, anong tawag dyan? Yung nangyari na kay Dilima na bumaliktad yung isang testigo. Isa lang yun ha, si Ragos ha. Bumaliktad si Ragos. Rafael. Napawalang sala si Dilima. Eto, sa 11 nahuli, 10 ang bumaliktad. Nako. Yung isa ron, sa 11, si Miranda. Hindi babaliktad kasi wala namang inaamin. Puntakin mo, lahat yun bumaliktad. Nako, kapag lahat yan, bumaliktad at nabaliktad ang sitwasyon at sila ang sinisi, nako, yari sila dyan. No? Yun, lahat po, lahat nang nag-okasa na nagsabi na ang mastermind si Miranda tsaka si Teves di umano ay bumaliktad. Andali nilang magkutsaan eh, no? Si Teves tsaka si ano eh, si Boying eh.
Di kaya magpa-drug test kaya yan si Teves tsaka si Boying. Ito nung mahamon nating mga Pilipino, no? Total, akusahan kayo na akusahan, eh. Payag kaya sila? Para mawala lang yung sa equation yung inaakusan nila. O, yan lang po ang ating topic. Ayun, at ating natunghayan ang video na nagbula kay Zyler News TV. At syempre natunghayan din natin si Sir Badong. Ayun, ha? Si Boying inakusuhan ni Teves na fake news king. Aba. Ako, may bago na naman tawag kay Boying ngayon. Tsaka yung pagbaliktad ng mga sangkot dun eh. Nako. Stingin nyo ba mga katunay, baka mapawalang sala si Teves dito? Stingin nyo, mapapawalang sala ba siya? No? Sa kabila na may ebidensya ng CCTV? No? Pero parang nakatakip naman yung mga mukha nila dun eh. No? Basta yun na yun. Pero may mga nagtuturo din sa kanila na sila daw yun, ganyan. Oh, basta antayin na lang natin yung susunod na kabanata dito. Kayo mga katunay, na masasabi nyo tungkol dito. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.